Hello, o tinan nyo, o. Oh, taas pa yung... My God, yung mukha ko, o. Oh, di ba? Kumain na naman ako ng tsokolate. But anyway, guys, marami sa inyo mga nag-aalala, no, sa mga sitwasyon na nangyayari sa anak ko, sa family. Alam nyo, may... Hindi na ho ako masyadong... Hindi ko na ho i-elaborate pa, no, i-explain yung dapat ko pong i-explain para sa pamilya ko, especially para sa anak ko, no. Ako bilang nanay, alam ko naman po yung totoo ang nagawa ng anak ko, higit pa sa ina-expect o sa mga sinasabi ng mga tao. But kami pong mga pamilya ang pwede lang magpatunay niya. Handa po kami magpatunay kung anong totoong nangyari sa sitwasyon na to. So, sa akin po, parang ipapaliwanag pa po. Hindi na ho kasi ano to eh, parang magbabangayan pa ba? Mag-aanuhan pa ba kaming ng pamilya? Eh, ang higit po na nasasaktan dito yung anak. Kasi namatay na po yung lola na sinasabi nila na lola ni Donna. Clarify ko po ulit, ang lola po ni Donna is yung mother ko. Tama po ba, di ba? So ngayon, yung kapatid ng mama ko, which is si Nan, kaya po namin siya tinatawag na Nan kasi Ninang ang tawagan. Sa amin kasi yan. So, si Tita Josie, dahil hindi naman po siya immediate family ng anak ko, di ba? Pero dahil ugali na po yan ng anak ko na mag-share, tumulong. Pero for some reason, wala pang lumalabas na taong nag-i-issue na ganito sa anak ko, tumutulong na po talaga yung anak ko sa kanya. Pero dahil, of course, di ba, sabi nga po natin, isa siyang YouTuber. Bakit nga naman po hindi? Pero hindi ko na palalakihin yung gusto nilang mangyari. Handa po kaming lahat ng Bartolome family mag-explain dito. Lalo na po yung anak. Kasi patay na po si Nani, si Tita Josie. Respeto na lang po natin yun. Ang hindi ko nga po alam, bakit po ngayon lang nauungkat? Diba? Tapos, parang may mga ano pa, marami pa siyang sinasabi. Eh, kung yun po yung opinion yung lahat, di naman po namin yung aalisin sa inyo. Karapatan nyo po yun. Lahat ng opinion na sinasabi nyo, karapatan nyo po yun. Siyempre ako po, kaya ako nagano dito, nanay ako eh. Explain ko naman po yung side ng anak ko, di ba? Apaka-unfair naman po nun sa anak ko. Para ganito hingi yung anak ko, di ba? Hindi nyo naman po alam yung totoong nangyari. So, patahimikin na lang po natin yung taong namatay na. Respeto na lang po. Handa kami mag-explain buong pamilya para wala po. Tsaka po yung mga nagtatanong po kung si Donna okay. Kayo na rin po ang sumagot niyan kung okay po ba yung ginagawa sa kanya. But God is good, you know. Alam naman niya yan. Mga totoong nangyayari. Di ba? Tsaka, yung anak po ni Tita Josie, matagal na nga po yan pinapauwi sa bahay. Lalo sa bahay nila, ayaw po talaga, aalis at aalis. So, ugali na po talaga ng tita ko yan. Huwag na po natin palakihin yung issue. Tsaka balikan po natin yung video. Balikan natin ang balikan yung video. So, si Tita Josie, hindi naman po kalye. Naglalakad, nagtutulak sila ng wheelchair. Pinalaki na lang po. Ang hirap po kasi pagka may mga comment po na ganyan eh. Respeto na lang po yan. Nung una naisip ko rin, mag-react din ba ako katulad niya? Patulan ko ba? Pero alam ko naman sa sarili ko eh. Kung ano po talagang totoo. Ang makakaalam lang naman po niya yung mga nakakakilala sa pamilya ko po eh. Yun lang masasabi ko. Tapos, ungkatin nyo na rin po yung meron pa po yan eh. Hindi lang naman po yan. May mga iba pang gumamit ng ganyan.
Bakit hindi po nila? Sana inimbestigahan muna. Kasi alam nyo guys, pag ang tao willing kang tumulong, ang dating po kasi niyan, may investigation tayong tinatawag bago mo puntahan o tulungan. Ako kasi ako, pag tumutulong ako sa team ko, ah, yung mga tao tumutulong sa akin, pag nag-help ako ng mga tao, I have a team. Bago po ako maghimasok sa buhay ng taong tutulungan ko, I'll make sure na totoo lahat ng sinasabi niya. Kasi ayoko pong balikan ako ng pamilya niyan. Yun lang po yun. Kasi unfair po yun sa family na ma-involve, mabibigyan ng kahihiyan para lang magpabida ako. Hindi po. So, sa team ko, alam nila yan. Team Mother Earth, alam nila yan pag tumutulong kami. Hindi po kami basta-basta tumutulong. Kaya po, pag napansin niyo po, when you guys ask help sa akin, automatic po, di ba, may mga tanong sa inyo. Hindi po kami basta-basta magbibigay ng tulong dahil gusto nyo lang o dahil sinabi nyo lang. May investigation po kaming tinatawag. So, yun po ang tama. Kasi ayoko pong tumulong, tapos susugudin ako ng pamilya nung tinulungan ko, di ba? Tapos gagamitin ko yung tao na yan, ipopost ko yung tao na yan. So, unfair sa family. So, sana yun yung matutunan nating lesson dito na hindi po tayo pwede basta-bastang tumutulong sa tao na hindi nyo iniimbestigan yung totoong sitwasyon ng pamilya. Yun lamang po yung masasabi ko. Huwag po nating idiin dito si Donna. Bigyan po natin ng respeto yung tao. Ginawa po niya yung part niya, higit pa sa ine-expect ninyo o ine-expect niya. Ang akin lang po kasi ang weird lang. Sabi niya, 'di ba, sa video niya. Ano eh, parang nauna pa siya nung namatay yung tita ko. Paano kasi hindi mauuna? E tagaron ka lang. Tsaka alam mo agad na may kontak ka na agad doon. Sayang po, 'di ba? Pag hindi mo 'yon nakuha, hindi mo na-catch 'yon. Pang-vlog din 'yon. So, ako kasi ha, ako po sa totoo lang, wala pang Mother Earth, tumutulong na po ako sa lahat ng tao. Hindi pa po uso tong vlog-vlog na yan, ha? Hindi pa po to uso. Tumutulong na po ako ng tao. Ngayon ko lang yan in-open up sa public na tumutulong ako. Kasi binigyan ako inspirasyon ng mga kuya ko na total, you've been doing that. Kasi dinagawa ko na po tumulong 1996 pa po. Wala pang gantong kasikatan ng mga vlog-vlog na yan, kung iisipin nyo po. So, di ba, ibig sabihin, pag tumulong ako sa tao, mula sa puso ko yon. Hindi ko na po, yung tinutulong ko po, wala pong galing pong bayad ng kung anong vlog to o kahit na sponsor, wala po. Kung tutuusin po, yung tulong na ginagawa ko po, galing po sa tindahan ko, pinaghirapan ko, kung iisipin nyo nga po, nandito ako ha, sa ibang bansa, sa Japan. Ang mga anak ko nasa US. Kasi ayokong humingi ng obligasyon sa asawa ko para lang itulong ko. Siyempre, I share my blessing. Yun yung akin. Yun yung tamang pagtulong. Sana maintindihan niyo po yun. Hindi ko po, kung tutuusin, yung anak ko nga, pwedeng gamitin sa kasikatan niya. Hindi ko po ginamit yun. Kasi nirerespeto ko po yun. Karapatan po ng anak. Ngayon, kung sa tulong po, sobra-sobra po yung tulong na ginawa ng anak ko. Bata pa lang po ako, tumutulong na po ako sa tita ko. In-extend pa ng anak ko. Wala pa, hindi pa po sikat si Donna. Tinutulungan niya na po yung tita ko. Pero wala pong nakaalam nun. Diba? Actually, sinabihan ko si Donna na, o anak, huwag na masyadong ano. Pero kahit konting pera na lang, ang tinutulong niya, nagbibigay pa rin po. Pero sige po, opinion niyo po yan. Kung yung mga nagagalit po sa anak ko, opinion niyo po yan. Pero sana po, alamin po natin ang totoong nangyari. Huwag po tayong manghusga agad. Willing po, uulitin ko po, willing po ang buong pamilya para sabihin ng totoo. Lalo na po yung anak. Basta, ang akin lang, yung mga nag-aalala sa anak ko, salamat. Siyempre, hindi healthy yung ginagawa sa kanya, no? Napaka-unfair. But, you know what? Naniniwala naman po ako eh. Laging may ano, may sagot po sa lahat ng problema. Diba? So, team ko po, ha? Salamat.
sobrang salamat na pinapakalma nyo ko, mini-message nyo ko. Sobrang salamat, anak. Mga na-appreciate ko kayo. Nanay ako. Nanay ako na nasasaktan. Nanay ako. Ako po, may sarili akong Facebook hindi na para sa public, pero hindi ko ginamit ang anak ko. Kasi ayoko siyang ma-stress, ayoko siyang ano. Ang masakit, di ba? May taong mga ganito. Nanay ako eh. Sa totoo lang, inunahan mo naman yung birthday ko naman muna bago September. August muna, Brad. Pero sige, kung sa tingin mo na may pinaglalaban ka, okay lang naman. Mas may pinaniniwalaan po kayo, sir, sa sarili ninyo. Wala naman pong problema yun. Gusto nyo pong tumulong, di ba? O bakit nyo pa po pinablik? Sana po nung dumating po kayo, nung time na ang tita ko, sabi nyo na matay tatlong oras na, eh bakit po hindi kayo kagad ang nagsugod sa ospital? Bakit po hinintay nyo kami? Di ba po? At saka bakit po nung time na magpapakremate, nasan po kayo? At saka po nung pasyampo, nasan po kayo? At saka po nung 40 days, nasan po kayo? Ngayon, death anniversary, gusto nyo pong sumama? Bakit po? Diba? Yun lang naman yun eh. At alam mo yan, nakausap kita. Diba? Tinawag ko yung taong ginamit nyo. Chito, alika dito. Sabihin mo yung totoo sa kanya. Diba? Gulat na gulat ka? Nung sinabi sa'yo na napakamot siya dahil alam niya ang totoo. Kahit ikaw nagulat ka na ang kwento ng tunay na pamilya, sana yun ang sabihin mo. Sana yun yung sabihin mo sa tao kung ano yung pinag-usapan natin nung oras na nandun. Di ba? Rinig na rinig mo lahat ang totoong storya ng tiyahin ko. Di ba nagulat ka? Kasi next time pagtutulong ka, alamin mo ang totoong sitwasyon ng tao. Diba? Hindi po tayo pwedeng makapag-vlog lang po tayo tapos kumita lang tayo. Wag po, respeto po yun sa pamilya. Kaya mahirap o mayaman niya, respetuhin po natin yan. Kasi po meron kayong nadadaan ng ibang pamilya dyan eh. Diba? Sinisira niyo po yung reputasyon ng tao. Katulad ng tita ko, tahimikin niyo na po yung tita ko, patay na yung tita ko eh. Diba? Tapos yung anak din po, respetuhin na rin na po natin kung ano po yung desisyon niya. Diba? Huwag na po natin gamitin yung patay. Marami po kayong pwedeng tulungan dyan. Gusto niyo po, meron po sa mga site ko nanghihingi ng tulong. Iyan po. Diba sinabi ko sa'yo, gusto mo sa akin ka humingi ng tulong, ano, mag-collab tayo ng tulong? Kasi ako, tumutulong na po ako. Wala pang vlog-vlog, walang YouTube-YouTube nung panahon pa. 1996 po. Tumutulong na po ako. So, explain ko lang po sa inyo. Ang pangalan po ng lola ni Donna, Jocelyn Bartolome. Si Josipina po, Josipina De Vera. So, ang layo po. Ini-explain ko po ulit. Ang pangalan po ng lola ni Donna na nanay ko, Jocelyn Bartolome. Josipina De Vera. Yun yung kapatid ng mama ko. Although, tama, lola niya sa what? Kapatid ng mama ko. So, hindi immediate family. Kahit saan po kayong makarating, kahit po dito sa Navy, pag may mga emergency situation, hindi po basta-basta pinapayagan kung hindi po immediate family. So, i-explain ko po ulit, sir. Hindi po ako nagagalit sa inyo. Ano mo po yan? Opinion niyo po yan. Pero sana po, bago po tayo bumirit ng bumirit, tingnan natin yung katotohanan. Imbestigahan muna natin para po hindi tayo nakakaabala ng ibang tao. Hindi po natin, wag po natin isipin dito yung dahil pera-pera lang. Wag po. Eh kami rin naman po ang kami, si Donna pa rin po ang nag-asikaso ng lahat-lahat hanggang sa ilibing. Alamin po natin lahat ng totoo. Sa lahat po ng sumusuporta sa anak ko, sobrang thank you po sa inyong lahat.
Sayang niyo yung anak ko, sobrang na-appreciate niya kayo. Sa mga nagagalit sa sitwasyon dahil sa maling kwento, opinion niyo po 'yan. Mayroon po kayong ano, sariling opinion. Okay na po 'yun.